masasabing nakatadhana ang love story ni Ricardo Cepeda at Marina Benipayo. Nagkita na sila noon, ngunit dumaan pa mga taon bago sila naging magkasintahan. Sabay nilang hinaharap ang buhay sa hirap man o ginhawa. The Philippine Showbiz List presents Ricardo Cepeda and Marina Benipayo Love Story. First Meeting. Unang nagkita sina Ricardo at Marina noong kasisimula pa lang ni Ricardo sa pagmamodelo. Nagkakilala sila dahil meron silang common friend na nagpakilala sa kanila sa isa't isa. Pinayuhan daw ni Ricardo si Marina na maging modelo rin gaya niya dahil sa taglay nitong tangkad. Ang kanilang mga landas ay nagtagpo ng higit sa isang beses, ngunit wala nang ibang pumasok sa kanilang isip kundi pagkakaibigan. Ricardo separated. Nabawalang bisa ang kasal ni Ricardo kay Snooki Serna noong 2006. Sa pagsasama nila ni Snooki ay nagkaroon sila ng dalawang anak na babae, sina Sachi at Samantha. Pinili ni Ricardo na mag-focus sa kanyang mga anak at hindi minadaling maghanap ng bagong iibigin. Dahil naniniwala siyang hindi mo kailangan ng kapareha para muling buuin ang sarili o para maging isang mabuting ama. Marina. Si Marina Pura Abad Santos Benipayo o Marina Benipayo ay isang model at aktres na kilala sa kanyang pagganap sa mga teleserye at pelikula. Nagsimula kanyang modeling career sa Body Shots, isang modeling contest na inorganisa ng Fashion Designers Association of the Philippines noong 1988. Matapos masungkit ang grand title para sa kompetisyon, ay nagtuloy-tuloy ang kanyang magandang karera sa modeling world magpahanggang ngayon. Taong 1992 ay sumali si Marina sa Binibining Pilipinas at nasungkit at nanalo siya ng titulong Binibining Pilipinas Maha International 1992. Ilang araw bago ang Miss World Competition noong 1992 ay nagkasakit ang kakatawan sana sa bansa sa nasabing kompetisyon kaya si Marina ang ipinadala para sumabak sa Miss World 1992. Hindi lang siya nagkaroon ng Beauty Queen title, kilala rin siya bilang isa sa mga nangungunang modelo ng bansa. Bukod sa hindi mabilang na modeling stint sa Pilipinas, sumali rin si Marina sa fashion designer na si Renee Salud sa mga paglalakbay sa ibang bansa upang gawin ang mga modeling projects para sa Department of Tourism. Ang once-in-a-lifetime experience na ito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na matuto tungkol sa iba't ibang kultura habang naglalakbay sila sa humigit-kumulang na 11 bansa sa Asia at Europe. Sa isang interview noon kay Marina, sinabi niya na napagtanto niya kung gaano siya kaswerte na patuloy pa rin siya sa kanyang pagmumodelo sa kabila ng kanyang edad para sa mga young designers. Parati raw niyang iniisip na sa pagmumodelo, ang pinakamagaling niyang performance ay sa last show niya kaya sinisigurado niyang memorable ang bawat modeling show na sinasalihan niya na parang yun na ang huli niyang show. Ang pinaka-importanting sandali sa buhay ni Marina ay nang siya ay maging isang ina noong 1994. Nang isilang niya ang kanyang panganay na anak na si Mark, ay nasubok daw ang kanyang pananampalataya sa Diyos at nagsilbing handa sa kanya para sa pribilehiyong maging responsable para sa panibagong buhay. Taong 1997 naman, nang isilang niya ang kanyang bunsong anak na si Joshua at ang mga ito na ang pinagmumulan ng kanyang kaligayahan. Sa kabila ng kanyang abalang modeling schedule ay nakapagtapos ng pag-aaral sa St. Scholastica's Academy si Marina at nakakuha pa ng International Studies degree mula sa Miriam College. Natapos din niya ang kanyang master's degree sa Guidance and Counseling at nagsasagawa ng Personality Development Seminars. Nakapagturo rin siya ng mga styling classes sa School of Fashion and the Arts noon na tinuturing niya isang fulfilling experience na maging bahagi sa knowledge development ng mga bagong henerasyon. Bagamat naniniwala siya na kagandahan na higit pa sa panlabas na kaanyuan, kinikilala rin ni Marina ang kahalagahan ng pagiging maganda sa pisikal. Anya, when a woman looks good, she feels good. At ayon sa kanya, ang kanyang beauty secret ay good hygiene at sapat na tulog. Bukod sa pagiging isa sa mga pinakasikat na ramp model mula mid-80s hanggang 90s, ay marami rin pinasukang iba't ibang trabaho si Marina. Nagtrabaho siya sa opisina ng isang golf at country club at maging sa government agency. Nakapagturo rin siya ng mga grade school kids. Nangangasiwan ang mga konsultasyon sa mga modeling school at mga seminar tungkol sa image enhancement and behavior management habang mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang sariling pamilya.
Anya, if you have kids to feed, you will do anything except pole dance. At yun nga naging daan upang matagpuan niya kanyang sarili sa mundo ng pag-arte sa telebisyon. Ang pinakauna niyang acting stint ay sa teleseryeng My Binondo Girl, kung saan gumanap siya bilang bagong ina ng noong teen heartthrob na si Cian Lim. Saad pa ni Marina na sa tingin niya tsamba o swerteng nakuha niya ang nasabing role dahil naghahanap daw noon ang executive producer ng serye ng isang matangkad, chinita na mula sa mayaman na pamilya kaya napunta sa kanya ang role. Sa tingin niya ay nakakuha siya ng magandang feedback sa unang acting stint niya dahil lang matapos ang My Binondo Girl ay inalok siya ng isa pang papel sa isang serye, ang Princess and I. Serendipity. Noong 2011, ay nagtagpong muli ang landas ni Ricardo at Marina na itinuturing nilang isang serendipity. Nang magsama sila sa teleserye na My Binondo Girl, ay gumanap si Marina bilang ex-wife ni Ricardo. Dahil magkakilala na sila noon pa, silang dalawa ang parating nagkakausap sa set at doon na nga nila mas nakilala pa ang isa't isa. Ayon kay Marina, noong unang beses na nakita sila na batikang aktres sa si Gina Pareño, na regular rin sa nasabing serye na magkasama, sinabi raw nito sa kanya na magiging couple sila ni Ricardo sa totoong buhay at nagdilang anghel nga ito. Pareho nilang tinitingnan ang buhay bilang isang box of chocolates na puno ng mga sorpresa. Pareho silang self-professed food critics, mahilig sa pagbabasa, mas produktibo sa umaga, hindi sila nahihiya na magmukhang katawa-tawa sa anumang oras, tumatawa sa mga biro ng isa't isa at nirerespeto ang oras ng trabaho ng isa't isa. Bagamat hindi isinasara ni na Ricardo at Marina ang ideya ng muling magpakasal, ay wala na raw silang balak dalawa na magkaroon ng sarili nilang anak dahil na rin sa kanilang mga edad. Nang tumama ang pandemya, para kay Marina, isang blessing na kasama niya si Ricardo bilang kanyang lifelong partner at ang kanilang time-vested relationship ay naging mas matatag pa nga kesa dati. Parating nandyan nga raw si Ricardo para sa kanya at ito ang kanyang patnubay, balanse, tagapagprotekta at lakas sa tuwing nag-aalinlangan o naguguluhan siya sa buhay. Nakita rin ni Marina kung gaano ka-compassionate si Ricardo nang may madaanan silang isang kuting na sa bingit na ng kamatayan. Dinala raw nila ito sa vet para ipagamot na sa kalaunan ay inadapt na nila at nagbubuhay senyorita na sa kanilang bahay. May street cats din sila na pinapakain. Sumusuporta rin sila ni Ricardo sa Adopt Don't Shop campaign. Arrested. Ang pag-iibigan at pagsasamahan na Ricardo at Marina ay isang halimbawa ng isang matatag na relasyon na puno ng kasiyahan, pagkakaunawaan, pagtulong at pagsuporta sa isa't isa. Gayunpaman, kamakailan lang ay sinubok ang tatag ng dalawa nang inaresto si Ricardo noong October 7, 2023 matapos siyang kasuhan ng syndicated estafa. Isang araw matapos inaresto si Ricardo, inihayag sa Facebook ni Joshua D. Sequeira ang anak ni Marina na maling inakusahan at nasangkot lamang si Ricardo sa kasong estafa bilang brand ambassador. Binasag na rin ni Marina ang kanyang katahimikan kaugnay ng pag-aresto ni Ricardo kamakailan lang, tulad ng kanyang anak na si Joshua. Mariin din niyang itinanggi na may kinalaman si Ricardo sa investment scheme. Mensahe pa ni Marina sa mga content creators na gumagawa ng mga video ukol sa nangyari kay Ricardo. Mali-mali ang impormasyong inilalabas na siguraduhin munang kilala nila ang tao. Kung hindi naman ay wag na lang silang magsulat o gumawa ng content tungkol dito. Dapat daw maging responsable sa paglalabas ng impormasyon at pagkokomento. Nabanggit din ni Marina na lubos na naapektuhan ang kanilang pamilya dahil sa nangyari. May mga nag-iisip daw na mayaman sila kaya nangyari ito kay Ricardo. Pero alam ng pamilya, mga kaibigan nila at mga kamag-anak nila na napakasimple lang ng kanilang pamumuhay. Napaka low maintenance nga raw nila at hindi sila nagbabakasyon. Road trip lang nga raw ay malaking bagay na para sa kanila. Alam din ng ilan na aktibo si Marina sa pagiging live seller ng bags online na suportadong-suportado naman ni Ricardo. Sa katunayan, ay tinutulungan rin siya nito sa pagla-live selling. Sa kanyang interview sa 24 Horas, ito lang October 11, 2023, napaluha si Ricardo ng iginiit niyang wala siyang kaugnayan sa mga kaso na isinampal laban sa kanya. Nagulat daw siya na dahil hindi niya alam na may warrant of arrest na pala siya. Ang alam niya lang ang scandal na scam ang kumpanya, pero ang hindi niya alam na sinama pala ang pangalan niya rito. Pinanindigan niya na wala siyang ibang kinalaman sa investment company kundi bilang isang modelo lang ng mga produkto nito. Ang naturang kumpanya ay gumagawa ng energy-saving gadgets at si Ricardo ang brand ambassador.
Wala nga raw ang kanyang pangalan sa business registration na nasabing kumpanya at wala rin siyang negosyong pinamamahalaan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!